sa Taiwan. Ngayon, pupunta lang kami ng school ng milk tea. Lakad kami, ang layo. Nagsabi ko dito sa kasama ko, mag-taxi na lang tayo, pero sabi ng taxi driver, malapit mo daw dun sa Taipei train station. Eh sabi ko, ang layo-layo, nilakad namin layo-layo, 30 minutes. Huwag lalakad. So wala kami magawa dahil medyo malapit-lapit na rin kami. So, pumaya ulit hapag sa klase na. A few moments later. Ngayon guys, pupunta na tayo sa loob ng school ng Bawal Milk Tea. So, tara na at pasok na tayo doon! So guys, ito na yung shop nila. So, dito na rin yung school namin. Ililipat ko kayo dito, okay? So, ito yung mga syrup nila. Iba-ibang klase ng syrup. Okay. Mga tapioca. Mga tea. Yan. Iba na lang yung nag-asari, nag-assist. Thank you. Certificate na lang, guys. Ito yung mga gagamitin pagka halimbawa meron na kayong shop. Tapos punta tayo sa kusina. Okay. So, punta tayo sa kusina nila kung saan nagluluto. Punta tayo sa kusina nila. Ayan. May kusina kung saan niluluto yung bubble tea. Ito yung ano, kitchen ng school nila. So, iikot ko yung dito. Nandyan yung kalan nila. Nandyan yung mga ano nila. Kalit nila yung freezer. Tapos yung kalan nila. So, diba? Ito yung mga estudyante na katulad ko din. Ito tayo dito. Sa Pilipinas, di ba? Kasi kailangan natin umuwi. So, kailangan din natin mag-negosyo doon. So far as I know, is mabenta sa Pilipinas itong bubble milk tea. So, naging interesado pa ng Michelle. So, nandito pa ngayon para pag-aralan kung paano magtimpla ng bubble milk tea. See you later, guys! Today. Yeah, so, my name is Nate, and I will be the teacher for the basic course today. Yeah, we are called Shantan Food. Yeah. And now we are the bubble tea raw material factory. We have established since 1979. Yeah, so around 40 years until now. Yeah, this is all of the material that we can supply to you. Yeah, so whatever you can see outside in the beauty shop or the convenience store related to beverage, that we all can supply to you.
na tubig, then full of ice cubes. Is worth it talaga kasi magagamit natin sa Pilipinas kung tayo may mag-for good para at least meron tayong ginagawa. So lahat ng ating timpla doon ay may measurement at saka yung sago ay may proseso din ang pagluluto na hindi yung nilagay mo, kumulo na siya, luto na. Hindi ganun. So may mga techniques sila na dapat mong pag-aralan. Mas maganda talaga yung hands-on ka. Sa ginagawa mo, nakikita mo, hindi yung sa YouTube, yung nakikita mo doon, sasabihin ng iba na meron naman YouTube. Iba pa rin talaga guys, yung hands-on ka. So, masasabi ko sa inyo ay worth it talaga ang pag-aaral ng bubble tea. So, apat yung pag-aaralan doon, kaya lang nasa basic pa lang kami. So, itong tatlo ay gusto ko talaga siyang pag-aralan. Habang may chance tayo dito sa abroad na mag-aral, gawin natin kung may chance, kung pwede kayo. So, huwag nyo sayangin yung pag-i-stay sa abroad na walang ginagawa at the same time, especially sa pag-i-negosyo guys. So, pag-uwi nyo ay pwede tayo mag-output ng mga business. So, yun lamang po. Ito si Ate Luz OFW Taiwan. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.